So yun nga guys, sa todo ang panawagan ng marami sa ulo ni Coach CJ nang dahil sa dalawang sunod nilang talo this weekend. Kung noong una ay ang mga Pilipino lang ang nakikita kong nagsasuggest na palitan ang head coach ng Adelaide 36ers, ay maging ang ilang Australiano ay tila nga ba, ganun na rin ang mga panawagan. Sa isang NBL forum ay bumuhos ang panawagan na kailangan na daw palitan si Coach CJ ng mas capable na coach para mabago ang nakasanayan na nilang losing seasons year after year ng 36ers. Ayon sa isa ay ang 36ers nga daw ay isang team na mahirap mahalin dahil sa hindi nga daw ito nakakoach ng maayos, mga tamad at makasarili ang mga players at kung sino-sino nga daw ang sinisisi dahil ang tingin nila sa kanilang team ay angat sa iba. Nabanggit pa nga dito ang masamang depensa ng team at naisama pa dito ang ating pambato na I somehow disagree dahil given na may mga nakakalusot pa rin kay Kai pero kita naman natin na ibinibigay naman niya lahat para habulin ang mga nagnanais tumira sa loob ng basket. Gaya ng mga nababasa natin sa mga komento ng mga Pilipino sa mga social media sites ng 36ers ay nabanggit ng isa na hindi nga daw magaling na coach si Coach CJ. Dagdag pa ng isa ay sa tingin niya daw ay hindi si Coach CJ ang nararapat na humawak sa 36ers kung hindi isang well-experienced coach para sa isang team na may loaded talent sa kanilang roster. Obserbasyon pa ng isa ay hindi nga daw basta-basta matatanggal si Coach CJ dahil sa kanyang ama na si Karl Bruton na isang legend sa Australian basketball, ngunit wala daw ibang dapat sisihin sa sinasapit ng 36ers kung hindi siya lamang. Matatanda natin guys na bago kuhanin ng 36ers si Coach CJ ay inaasahan ng lahat na siya ang papalit sa umalis na head coach ng Bullets. Pero laking gulat ng lahat ng iba ang itinalaga ng team, kaya naman napapaisip ang isa na ito nga daw ba kaya ang dahilan kaya ayaw ng Bullets si Coach CJ na maging kanilang head coach dahil mas nababagay ito bilang number one assistant coach. Napansin-pansin nga daw ito dahil tila nga daw ba walang kakayahan si Coach CJ na kontrolin ng kanyang mga players, particular na si Craig Randle na gaya ng ating mga napapansin ay nabanggit nila na may problema nga daw sa player na ito. Kaya naman kahit pa big time scorer ito sa G League ay hindi ito kinukuha ng anumang NBA teams. Hindi gaya guys ng ating pambato na kahit pa man ilang laro na siyang binibigyan ng mga limitadong minuto ay hindi mo makikita sa body language niya ang pagkadismaya at sa katunayan makikita mo ito sa bench na patuloy ang pag-cheer at pagsuporta sa kanyang mga teammates. Ayon pa sa isa ay kailangan daw si Randle at si Franks ay off the bench na lamang para gumana ang opensa nila DJ at maggamit ng gusto si Cleveland. Ang mga ganitong obserbasyon guys mula sa ating mga Pilipino at Australian supporters ng 36ers ang mga kailangang isaalang-alang ni Coach CJ. Sure at may sarili nga siyang pamamaraan this season pero kita naman natin sa mga games nila so far na mababa ang success rate nito. Ayos lang naman na gamitin niya ang small ball tactics niya pero kung sa nakikita niyang hindi ito umuubra ay sana naman ay flexible siya para mag-adjust in-game nang sa gayon ay maipanalo nila ang kanilang mga natitira pang laban. Huwag sana niyang ipatrain ang kanilang laro sa Golden State Warriors dahil si Craig Randle is no Steph Curry. Well at the end of the day guys, ang tanging na lamang natin magagawa ay manood at mag-rant sa ating mga napapansin and hopefully ay mapakinggan tayo ng management o ni Coach CJ at mabigyan ng tsansa ang ibang players ng 36ers gaya na lamang ni Kai Soto na sa tingin ng marami ay hindi nagagamit ang buong potensyal ng bata nang dahil na din sa maling pamamalakad ng head coach ng Adelaide 36ers.